Okay, at sa iba pa tayong balita, mga kababayan, Partner Erich, kanina nasa FEMA tayo at ngayon dako naman tayo sa Johor na kung saan nga itong last Sunday day, May 14, partner. Ay nagkaroon po ng sports league. Yung pong ating pong mga samahan ng mga Pinoy dyan sa Johor Bahru. Na kung saan nga, partner, mga kababayan, after 2.5 years o less than 3 years, partner, na pinadapa tayo ng pandemic, na-stop ang lahat ng mga activities ng ating mga kababayan, hindi lang sa isang lugar, kundi buong Malaysia, buong mundo apektado. No, especially siyempre, po, lockdown eh. Oo, isa sa mga naapektuhan dyan, partner, ay nga itong mga kababayan natin dyan sa Johor. Pero after ng pandemic, partner, ngayon back to normal na ang buong bansa Malaysia, abay nag-back to normal na rin ang kanilang mga operasyon. So ngayon na lang ulit sila nakapaggawa ng programa ito, partner, right? Yes, partner. Sports. Actually, based doon sa nakapanayam natin, ay taon-taon nila itong ginagawa. Pero nga, dahil nang dumating itong pandemya, nahinto yung kanilang mga operasyon. Kaya ngayon na lang ulit. Oo, kaya ngayon na lang ulit. Pero ang maganda dito, Partner Erich, trumiple ang dami ng kanilang mga attendees this year sa kanilang sports league. Na biruin mo, Partner Erich, basketball at volleyball, napakadaming mga manlalaro pala dyan sa lugar na yan. Oo. Siyempre, mahilig yung mga Pinoy kapartner sa sports, di ba? Yes, lalo na sa basketball at volleyball kapartner. At hindi may pagkakaila, partner, na talagang isa ang sports sa pinagkakaabala ng ating mga kababayan sa ibang bansa para maging magsilbing libangan nila eh. Kasi yan yung isa sa kanilang entertainment para malibang sila kahit man lang isang beses sa isang linggo after nilang magtrabaho for the whole week. Oh, kaya ayan, nakita naman natin kung gaano sila ka-enjoy. Last Sunday po yan, nagkaroon po sila ng liga. Pero kayo pa man, partner, ito pakinggan natin yung mga pahayag nung po mga organizers, mga team captain ng bawat grupo na dumalo sa kanilang sports event last Sunday. Ito po, pakinggan natin. Lagi na lang po nung nakakaripas na nakaraang taon dahil po sa pandemic, wala po kaming naibigay ng kung anumang kasiyahan para sa mga kababayan natin. Ito po ay para magkaroon ng panibagong kaibigan, kasiyahan at para po sa ating mga kababayan sa sports na po. Okay, ang pinag-iipunan namin po dito ay may mga karamdaman, yung mga kababayan natin na mayroong matitinding karamdaman kagaya ng mga cancer at yung mga pagpapauwi na wala sila talagang sapat na halaga para makapaglagay kami ng pondo para sa kanila at makatulong. Sa tulong din po ng ating gobyerno, ng MWO at ng Philippine Embassy. Napaganda ng itinayong paliga na ito. Nagpapasalamat kaming mga Pilipino rin sa Malaysia na tinayo ang Filipino community para sa liga ng basketball at volleyball. Ang purpose nila ay para magkaroon ng libangan tayo mga Pilipino sa abroad at higit sa lahat magkais tayo at magkasama-sama. So it's great to be here in support of the Philcom Community Services. We have two squads, one is the volleyball and the other is the basketball squad. And my coach here is Mr. Russell. Thank you very much. Yeah, so I'm Russell, the coach of Calm Down. First of all, we would like to thank the committee for their collective efforts to form this kind of community that will bring the Filipino together and have fun and divert themselves from busy schedule. So we really thank the Philcom community for this one. Sana marami pang mag-join next season dahil continuous po yung season namin. Yan po, salamat. Sana tuloy-tuloy. Sana hindi lang ito yung una at huli. Kasi para magkaroon din tayo ng camaraderie. Ayan, congratulations sa ating Filipino community dyan sa Johor Bahru. Talagang kapartner, ang ganda ng layunin nila kapartner no, na pag-isahin the true sports ang mga kababayan natin dyan sa Johor Bahru kapartner. At unity. Talaga, unity talaga. At hindi lang dahil nagkaroon sila ng sports kapartner, bagkus meron tayong purpose, di ba? Yes. Gusto nilang makatulong sa ating mga kababayan kapartner. Napakaganda ng layunin ng grupong ito kapartner. At saka ang pinakamaganda pa dyan, partner, no, ay yung makikita mo yung saya na inihatid nung kanilang event na ito. Na kung saan nga, alam naman natin, malaking tulong sa ating mga kababayan yung mapasaya mo yung bawat isa eh. Kasi yan yung, kumbaga, yan yung kanilang medicine o gamot eh. At sa kanilang whole week ng kanilang pagtatrabaho, sa pressure sa kanilang mga works. At siyempre, Partner Erich, saludo tayo pa rin ano, sa Filipino community in Johor.
No, dahil talagang sila yung nag-organize nitong nag-organisa nitong activity na ito for the sake na marami silang matulungang mga kababayan natin. At naging daan din to ka-partner, no, para imbes na maging malungkot sila dahil malayo sila sa Pilipinas, yes, ka-partner, naging daan to ka-partner para medyo makapag-relax naman sila sa trabaho nila, partner. Yes, at dahil nga sa ginawa nila, partner Erich, muli nakikita ulit ng buong mundo, ano, kung gaano kadami ang mga Pilipinong kababayan natin dyan sa Johor. Dahil kung yung titingnan, akala natin, pag Malaysia, laging naiisip lang, partner, is Kuala Lumpur eh. Dyan marami Pinoy, pero hindi nila alam. 5 hours na biyahe from Kuala Lumpur, abay meron pa palang mas maraming Pinoy gaya dyan sa Johor. No, kaya mabuhay po kayo, mga kababayan po namin dyan sa Johor. At God bless din po sa inyong mga grupo dyan, mga samahan. And see you, partner. No? Dahil nga, gaya nga rin nung ating before pa, no, ang event natin ngayong Olympics, ready-ready na rin sila sa ating upcoming Olympics ngayong August. Sabi nga din nila ka-partner, excited na daw sila para, yes, sa OFW Olympics, wow, and partner. Edi, August 6. Ayan. Maganda nga rin. See you on August 6. No? Pero bago pa naman ang August 6, abay, excited na rin po ang ating mga kababayan dyan sa Johor dahil ngayong June 25, no, i-celebrate natin ang ating anniversary dyan sa Johor. So see you on June 25 dyan po sa Trove Hotel. No? Sa araw po ng Linggo yan. So natin, partner, na lahat ng mga nakita natin ngayon na nag-join sa sports event last Sunday, dadalo sila, no, ngayong darating na June 25 sa ating pong SMA anniversary dyan sa Johor. So mabuhay po kayo, Filipino communities in Johor. See you this coming June 25.